Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa inyong lahat dyan! Happy morning everyone! Ito na naman ang inyong life coach at kanegosyo partner, Ate JB. So for today's topic, kaibigan, isi-share ko lang po sa inyo yung nangyari sa akin the other day. Walang dapat ipagyabang, okay? Gusto ko lang i-inspire kayo, i-motivate kayo na maging honest, okay? Kasi naman kaibigan, nag-order ako, no? Nag-order po ako sa aking suking supplier, wholesaler ng soft drinks tsaka alak. At may nangyari po. So, may nangyari. Actually, this is the first time na nangyari ito between me and my suking supplier, wholesaler sa alak, kaibigan. And I was really thinking kung gagawin ko ba ito or hindi. Kaibigan, kung hindi ko gagawin ang bagay na iniisip ko ngayon, natitiyak ko, kaibigan, malulugi talaga yung aking wholesaler, no, ng soft drinks at alak. Malaki po ang malugi niya. So, 2,000 pesos, mahigit 2,000 pesos, kaibigan. At siyempre, no, kahit pa masasabi natin na kikita ko ng malaki, I chose to do the right thing, kaibigan. Kasi naman, ang hirap, kaibigan, no, pag hindi tayo honest sa maliit na bagay, ayan, so how much more sa malaking bagay, dear friends, at pag ikaw ay hindi ka honest, kaibigan, bad karma will come back to you, okay? Kaya maganda talaga, kaibigan, na maging honest po tayo. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo, kaibigan, kung ano yung tinutukoy ko, no, bago pa kayo maboard. Pero before that, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So mga kaibigan, ito po yung resibo ko kanina, no? Nagpa-deliver ako sa Suki kong supplier ng soft drinks, beer at saka sigarilyo. Kaunti lang po yung in-order ko kasi naman meron pa akong stocks, pandagdag lang po. So nakabayad po ako ng 2,580 plus 50 pesos po na bigay ko sa tagahatid, no? Para na may pang snacks nila. Ayan, so kaibigan, pero na-check ko, kaibigan, kasi ugali ko na po talaga na mag-check ng mga resibo. Ayan, kaibigan, na-shock ako, kaibigan, no? Dahil ang binayaran ko ay 2,580 kasi ito yung total. Pero nang i-check ko, kaibigan, sa Red Rose at saka sa beer, 2,400 na po. Hindi pa kasama yung malalaking soft drinks, maliliit na soft drinks at saka sigarilyo. Kaya naman, kaibigan, ayan, tinutal ko talaga agad, no? Ayan, so nagkalkyo ko, kaibigan, nagbilang ako ulit. Ayan, so lagpas po 4,000 yung babayaran ni Ate GB. Ayan, so ngayon ay October 5, lagpas 4,000, kaibigan, pero tingnan nyo naman yung total, 2,580. At hindi lang isa, dalawang beses, tatlong beses ako nagbilang ulit. Nagkalkyo talaga ko, kaibigan, tinutal ko gamit yung aking cellphone, talagang lagpas po siya ng 4,000. Kaya ang gagawin ni Ate JB ngayon, itatawagan ko po yung aking soaking supplier na matagal ko na rin siyang supplier, kaibigan, mag 5 years or mahigit na 5 years, no? Sasabihin ko po sa kanila na yung pagkatuta nila, kaibigan, lugi po sila. Lugi sila ng mahigit 2,000 pesos. 1,500 plus ata. Ayan, so tatawagan ko sila, kaibigan, no? Ayan, so dapat maging honest tayo, mga kaibigan, na ginagawan ko po ito ng vlog para maging inspiration ba tawag nito? Para maging honest rin kayo, kaibigan. Kasi hindi tayo honest sa maliit na bagay. Ayan, kahit maliit na bagay, kaibigan, malaking epekto ito, no, sa atin. Hindi lang sa ating sarili, sa ating negosyo, sa ating pamumuhay, kaibigan, no. Yan, bad karma ang abutin natin, kaibigan. Kaya dapat honest tayo. At nag-check na rin ako, kaibigan. Ayan, may check na ito, kaibigan. Nag-check na ako. At kompleto naman po lahat yung aking in-order. Kompleto po siya, kaibigan. Kulang lang talaga yung kanilang total. So, lugi yung aking soaking supplier, kaibigan. Lugi po sila ng mahigit 2,000 pesos. Kaya ngayon, tatawagan ko sila, no? Ayan, so tawagan ko muna sila, ha? Sir, one day, kaibigan, nagpunta na po dito yung nag-deliver sa akin, no? Iba na pala yung nagpunta, kaibigan. Hindi na yung same guy na nag-deliver sa akin ng soft drink at saka alak. So, ang sinabi ko sa may-ari, kaibigan, na puntahan ako that day, kahapon, their friends, para naman the previous day, para man makuha yung pera. Pero siguro busy, kaya after one day na sila nakuha yung aking bayad. At alam nyo ba, kaibigan, ito pa, no? Tinanong ko sa nag-deliver kung magkano ba yung babayaran ko, kasi nga tinawagan ko yung amo nila, yung
may-ari na lugi sila. So sinabi sa akin 1,260 lang daw. So nagbigay ako ng 1,260. Talagang nalito ako. Pero pag check ko again sa resibo, it's more than 2,000. Kaya naman nagbigay ako ulit. So 2,000 mahigit talaga ang 2,000 pesos mahigit. Muntik na malugi yung aking supplier at wholesaler. Kaya ko ito sinasabi, kaibigan, sa inyo, para naman tayo, tindera, or kahit ano man negosyo mo, no? Lalo na sari-sari store business, dapat talaga, kaibigan, i-check natin mabuti. Pag may bibili sa atin, i-check natin. Siguro, mag-calculate tayo, magbilang tayo. Dalawa, three times, hindi lang isang beses. Kagaya na nangyari sa supplier ko, kaibigan, siguro isang beses lang. Kaya instead of mabayaran ko more than 4,000, malapit 5,000, iyong nasa resibo, kaibigan, ay 2,000 plus lang. So, lugi talaga sila ng 2,000 plus. So, sana, kaibigan, huwag rin ito mangyari sa inyo. Dito, kaibigan, sa tindahan ko, pag marami yung binibili, syempre, sinusulat ko. Minsan, humingi ng resibo yung bumibili. Kadalasan, kaibigan, no, gamit yung aking phone, meron din akong calculator, hindi lang isang beses ako nag-calculate. Dalawa, tatlong beses para ma-sure ko talaga. Iwas lugi, no? Ayan. So, kung hindi tayo naging honest, mga kaibigan, lugi talaga yung ating supplier. Mahigit 2,000 pesos ang kanyang malugi. So, malaking bagay na yun, kaibigan. At ang sarap sa loob, kaibigan, no, na honest tayo. Pag hindi tayo honest, kaibigan, magigilty tayo. So, yung guilt, kaibigan, babaonin na natin talaga yon. At syempre, bad karma will come back to us, no? So, mahirap na, kaibigan. Baka, kung hindi ko ito ginawa, hindi ko sinauli yung 2,000 mahigit, no, na pera, baka ang balik, mawalan ako ng more than 2,000 times to, 4,000 times to, 6,000. Ganun naman kasi, kaibigan. Pag hindi ka naging honest, ang balik sa'yo, hindi maganda. Pag honest ka, ayan, you will have good benefits, proper, I mean, lots of benefits, kaibigan, no? Pag honest tayo. Kaya naman sinasabi ko ito sa inyo, para ganito rin ang gawin nyo. So, minsan, kaibigan, nasisila tayo sa pera. Yung pera, kahit hindi sa atin, gusto na natin angkinin. Pero kaibigan, pag hindi sa'yo, huwag talaga. Isauli mo talaga. Kaya nga, again, ginagawan ko ito ng video para naman kayo rin, ito rin gawin nyo. Think of it, kaibigan. 2,000 pesos mahigit. More than 2,000. Sinauli ko sa may-ari. Kasi nga, ayaw. Ang hirap sa pakiramdam. Mabigat. Mabigat sa pakiramdam, kaibigan, pag hindi ka honest talaga. At ito pa, iniisip ko na ang babalik sa akin talagang masama. Kaya ayan, sinauli ko yung pera. Ngayon, maganda na, mas lalong magiging maganda yung pagsasama namin between me, as no, me and my supplier. So, kasi honest ako sa kanila, so magiging maganda yung ayan, pagsasamahan namin. Ayan, so maganda ito, kaibigan, no? Nag-order nga ako after nag-order ako sa kanila. Ang bilis nag-deliver na, kaibigan. So, wala pang isang oras nag-deliver. Kasi naman, love na tayo, no? Nang ating, na mas lalong nagiging mahal nila tayo kasi honest tayo. So, ganyan lang, kaibigan, no? Very simple. Very simple. Maging honest ka lang, kaibigan, magiging maganda ang flow. At babalik ito sa iyo, maganda rin ang matatanggap mo ng mga benefits, no? Mga blessings, kaibigan. Again, thank you so much, kaibigan, at tinapos nyo po hanggang dulo yung ating video. Thank you so much. Lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Malaging tulong po ito sa akin, no, ng aming family. Dear friends, huwag mo lang kalimutan yung parati kong sinasabi. Hindi imposible, hindi mahirap na umasinso ang buhay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyak asinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Asinso po tayong lahat, claim it. Thank you so much. God bless.